Guys, welcome to my other videos. So for today's video, i-share ko sa inyo kung paano ninyo mababasa yung mga deleted messages sa Messenger. So unahan ko na kayo guys. Alam kong sasabihin ninyo sa akin, wala nang talagang paraan para makita yung mga deleted messages. Pero dyan kayo nagkakamali guys, dahil meron pang paraan. At kung gusto mong malaman yun, tapusin mo tong video na to. So ayan, simulan na natin. Mas mabuti guys kung tatapusin nyo muna tong video na to para mas maintindihan nyo yung explanation ko. Yung iba kasi dito, hindi pa tinatapos yung video pero ang dami na agad side comment at ang daming questions. Not knowing na yung sagot dun sa concern nila ay nandun na sa mismong video. Hindi lang talaga tinapos. So please tapusin nyo muna guys. So ayan, meron akong dalawang messenger dito. At gumawa na rin ako ng dalawang FB account, kunwari account ko pati ng boyfriend ko, para mapakita ko sa inyo kung paano. So nilagin ko na rin dito yung account namin. Yung account ng boyfriend ko nandito sa Messenger. Ayan, ito kunwari yung account niya. At yung account ko naman ay nandito sa isang Messenger. Ayan. So bibigyan ko na kayo ng example. Kunwari, itong boyfriend ko nag-chat sa akin. Sabi niya, wait, ayan sabi niya, example lang naman yan, pero dinilit niya rin agad kasi nakonsensya siya. So automatic, pag tinignan ko na sa account ko, syempre ganito talaga yung lalabas, hindi ko makikita. Kahit sino naman siguro hindi magiging komportable kapag ganito yung kausap, diba, yung mahilig mag-delete ng chat. So ikaw, tatanungin mo yung kausap mo kung anong dinilit niya, pero hindi rin niya sasabihin sa'yo. So, at kahit gustuhin mo mang mabasa yung chat niya, wala ka na magagawa kasi dinilit niya na, di ba? Hindi mo naman alam kung paano mag-recover. Talagang maku-curious ka na lang kung ano yung sinabi niya. Pero alam kong mas magiging curious kayo dito, lalo na sa mga katulad kong merong jowa. Pero alam kong ito yung gustong-gusto niyong malaman guys, lalo na kung kahina-hinala yung jowa ninyo at gusto ninyong hulihin. Bibigyan ko kayo ng example. So, kunwari, ito yung account ng boyfriend ko at ito yung usapan nila ng kabit niya. Example lang naman to guys. Ayan. At syempre, dahil kausap niya yung kabit niya, automatic i-delete niya yung usapan nila para hindi ko mabasa. Syempre, lahat naman ng naglolo ko talaga nagdi-delete ng conversation, di ba? Yan, dahil nga dinilit ng jowa natin yung conversation nila ng kabit nila, syempre hindi na natin mababasa yon. Kaya ngayon, ituturo ko na sa inyo kung paano ninyo mababasa yung mga deleted messages para in case na gusto ninyong hulihin yung jowa ninyo, alam nyo na kung paano. Kailangan natin gawin, buksan ng Play Store, i-download ang NotiSave. Eto na siya guys. Allow lang natin. Next. Tapos itong NotiSave, syempre i-allow natin to. Okay? Back. Allow lang natin. So ayan, meron ditong block notification. At syempre, dahil gusto nating malaman yung nasa Messenger at nasa Messenger Lite, ayan lang yung i-allow natin. So okay, titignan na natin guys kung talaga bang mababasa dito yung mga deleted messages. So ayan guys, kunwari ito yung account ng boyfriend ko at mag-uusap sila ng kabit niya. So example, ganito yung usapan nila. Kunwari maglalanggihan sila. Tapos, at ito guys, kunwari ito yung account ng kabit niya. So itong si kabit mag-reply kay Jake. Sasabihin niya, I love you too. At syempre, automatic, itong si Jake, i-delete niya agad yung usapan nila ng kabit niya para hindi ko mabasa. So ayan, titignan natin sa NotiSave kung makikita ba talaga yung mga deleted chat. Ito na guys, nandito yung reply ng kabit niya.
Pero guys, hindi makikita dito kung ano yung sinend ng jowa ninyo. Ang makikita lang dito yung mga na-receive. Gets nyo ba guys? Hindi nyo makikita yung buong conversation, ang mababasa nyo lang dito yung mga reply. Pero okay na to, diba? At least meron kang idea kung ano pinag-uusapan nila. Kahit i-delete ng jowa mo yung conversation nila, makikita mo naman yung reply ng kausap niya. Kaya magkakaroon ka ng idea kung anong topic nila. Diba? Okay na rin. Okay, titignan ulit natin. Kunwari, itong kabit niya, nag-chat ulit. Nag-chat ulit kay Jake. Sabi niya, I miss you. Kita naman tayo. Ayan. So, syempre, itong si Jake, i-delete niya rin to. I-delete niya yung chat ng kabit niya. So, ayan, titignan na natin dito sa notified kung nandito ba yung chat ng kabit niya. So, nandito siya guys. Nakikita talaga siya kahit i-delete ng jowa ninyo yung usapan nila. Kung gusto ninyong makita yung mga old messages na dinilit na, wala na kayong magagawa dun guys. Hindi nyo na makikita yun. Ang makikita nyo dito sa notified ay yung mga new messages pa lang. At dapat guys, dalawa yung messenger na naka-install sa phone nyo. Yung isang messenger para sa account ninyo, yung isang messenger para dun sa boyfriend nyo. Para makikita dun sa notified. Kasi kung naka-open lang yan dito sa Chrome, hindi yan mababasa ng notified. So useless lang din guys. Ayun lang guys, kung meron pa akong hindi na-explain sa inyo, at meron pa kayong mga katanungan, pwede kayong mag-comment na lang sa baba. At mag-reply ako sa inyo. So that's it guys. Thank you for watching and see you on my next video. Please don't forget to like and subscribe. Thank you!